Hello guys, kamusta kayong lahat? Habang nagbabiyahe kami, pinag-uusapan namin ni husband yung weather sa Calgary versus dito sa Edmonton. And so far, we find it na hindi siya ganun na magkaiba. Since marami akong friends sa aking Facebook profile na mga taga Calgary. And every time na yun nga may mga unusual na mga weather na malalamig, pinopost nila. And nako-compare ko dito madalas. At may times pa na mas mababa si Calgary at mas malamig. Hindi naman sila masyadong nagkakalayo, I could say. So by the way guys, nandito kami sa Jollibee. Nag-take out na lang kami para sa bahay na lang kakain. And usually kasi talagang maraming tao most of the time sa Jollibee. So gladly, meron din dito sa Edmonton. And hindi ko lang alam ilan ng branches nila dito. Pero ito malapit lang din sa amin. So ayan, nakarating na tayo sa bahay. And ito ang kanilang chicken. Malalaki rin yung chicken nila dito sa Edmonton. And ang spaghetti na hindi na siya katulad ng spaghetti sa Pilipinas. So, mas masarap yung sa atin. Kaya yung mga papunta rito, sulitin na ninyo kumain sa Jollibee. At talaga namang mamimiss nyo sila. For today's video, pag-uusapan po natin ang home ties for temporary residence visa. And this is one of the most important requirements for a temporary resident visa, which is to show that your stay is in fact temporary in Canada. Pero guys, this does not mean that you cannot apply to extend your study permit or stay permanently. Well, in fact, there are many programs designed by the government to help students stay and work in Canada following their studies or even transition to permanent residence. Meron din tayong tinatawag na dual intent, which is kami rin po sa aming statement of purpose, we mentioned about the dual intent namin. At kung interested po kayo na i-feature natin ang aming SOP or statement of purpose, please comment SOP sa ating comment section para malaman ko din po kung meron magiging interested sa topic. Ano ba yung dual intent since na-mention natin? So, dual intent can have the intention to come to Canada temporarily as a student or worker, while also intending to stay permanently. Pero usually, ang ginagawa ng nakararami sa ating student permit application ay magme-mention na they will leave the country, Canada, and go back to their home country. And others find it risky na i-mention ang dual intent or mag-dual intent sa application. But for me, pag hindi kasi na-justify talaga ang purpose of studies dito sa Canada and wala rin na-i-present na home ties na matibay, tapos mag-mention ka pa ng dual intent, for me, dun lang siya nagiging risky. Pag hindi talaga natin nasa-satisfy yung mga major parts ng requirements as a student or international student applicant. So sa video na ito guys, magbibigay tayo ng mga example to strengthen our home ties sa ating application. So let's define first, home ties. These are the things that connect you to your homeland or current place of residence. Or it is like a tie to your country that is something that forces you to come back. So in short po, ito po yung mga bagay na magpapabalik sa atin sa ating home country. In this video, we will be discussing top 8 examples of home ties na pwede po nating magamit sa ating application sa student permit application and pwede rin po applicable din sa visitor's visa. But before that, gusto ko lang din pong i-emphasize ang proper documentation. Kasi kahit na i-mention natin sila sa ating mga letters, pero kung hindi tayo makakapag-provide ng mga solid proof, eh meron po tayong posibilidad na ma-refuse
at maging doubtful sa ating application ang visa officer. Kaya proper documentation is always the key. Top 1 home ties ay ang ating mga anak at asawa. So definitely, pag naiwan sila sa Pilipinas, talagang meron tayong strong motive na bumalik sa ating home country. At ito rin po ang pinakamalakas na home ties na pwede nating gamitin sa application. Pero I just want to remind you guys na kapag susunod ang ating pamilya, wag po natin silang gawing home ties. And marami na rin akong nababasa na nagkakaroon ng misrepresentation, nare-refuse ang application dahil sa ganitong scenario. So ingatan po natin pagka mauuna ang student at may plano naman talaga na sumunod din yung pamilya after ma-approve ng student. Eh ayun po, wag natin silang gawing home ties. Gumamit na lang tayo ng iba pa. So ayun, kung gagawin po natin silang home ties, pwede nating isupport ang mga documents ng marriage certificate, birth certificates to prove yung relationship. Next, top 2 home ties ay ang ating other family ties like parents, siblings, and pwede tayong mag-attach ng mga birth certificates and even mga pictures, mga family events ninyo. Sa application namin, dapat i-attach yung mga birth certificates ng mga kapatid ni husband. Pero hindi kinaya ng file size, kaya mga pictures lang yung in-attach namin and one page lang siya. Talagang pinagkasya lang po doon. Next, top 3, future job prospect. Na-observe ko lang, ito yung madalas na wala sa mga ibang applications. And which is important po ito dahil sa in connection ito sa justification ng inyong purpose of study. Katulad po sa aming application, minention namin yung future plans, why taking that program, and minention namin yung mga prospect na companies and job position, ang mga document na present namin to support that claim ay mga screenshots ng employment websites wherein nakalagay yung position. Ilagay natin yung position na mobile developer and then click search, then magpo-produce na yan ng iba't ibang companies to prove na merong job prospect availability sa kanyang home country. Kasi basically, dapat ma-prove natin na meron tayong target position and company na pwede nating applyan after studies sa ating home country. And in that way, nagiging reasonable ang ating purpose of studies abroad. And another example, itong HR manager. So, makikita natin yung number of jobs na merong available dito sa ating home country sa Pilipinas. So, sa aming application, nag-screenshot lang kami at nilagay namin doon yung mga in-state namin na target position after studies. So sa amin, 2 pages lang yung inattach namin na supporting document, which is itong mga screenshots na ito sa aming home ties na future job prospect. Next, top 4, investments. So dito po, pwede na nating ipasok ang ating mga financial investments like mga insurances, sa Sun Life, mga ganon, Manulife, mga life insurances. And pasok din po dito ang mga government contributions like Pag-ibig, SSS. So all we have to do is to provide ang mga statements nito or any additional document na magpo-prove na existing ito. Top 5, property ownership. So ito naman po yung the usual na alam ng lahat. So ito yung mga properties like bahay, sasakyan, lupa. And pwede rin yung mga properties to inherit, magsusupport lang tayo ng letter and proper documentation pa rin. Top 6, business. So pwede po natin gamitin na ma-state sa ating home ties ang mga active businesses natin. All we have to do is to provide yung mga document na pwedeng magpatunay na ito po ay existing like mga government permits, ownership papers. And pwede rin isama yung mga incorporation documents and even taxes, pwede itong supporting document and even business structure documents. And last, pwede rin samahan ng picture. So basically, i-provide natin yung mga magpapatunay na ito po ay existing. Top 7, membership
or involvement in the community. So, pwede rin po tayong magdagdag ng home ties katulad ng active membership natin sa ating communities and also sa mga church membership katulad ng mga small groups sa church. So, pwede po tayong mag-mention ng patungkol dito sa ating home ties and mag-attach na rin ng mga pictures. And maganda rin isama yung mga pictures na mayroong mga special events like mga anniversary ng mga church or ng community, mga program. And last, top 8, past travel history. So ito magandang idagdag din sa home ties to prove na may travel tayo to other countries and bumalik din sa home country. So this signifies na you have financial capacity na mag-travel, in which dagdag pogi point sa ating POF, and also a good chance of demonstration that we respect the expiration or validity ng status natin sa country na binisita. Kasi bumalik tayo sa ating home country. But again guys, hindi ito mandatory. At hindi naman lahat ng na-approve ay merong travel history. And patunay kami dyan. Wala po kaming travel history outside Philippines. And na-approve naman din kami. At ganun din naman sa purpose of travel ng isang visitor's visa ay hindi po required na dapat ay may previous na tayo na travel outside our home country. Example din po dito ay ang aking mother. And it was her first time na lumabas ng bansa ng Pilipinas. Pero ayun, na-approve naman po siya in 16 days only. And I want to reiterate po na ang mga nabanggit na top 8 na home ties ay applicable din po para sa visitor's visa. Except lang dito sa top 3, which is yung future job prospect. So dito, baliktad naman ang ipipresent ni visitor's visa. He can provide ang kanyang current employment details or kung estudyante po ay school documents na proving enrolled siya. At talagang malakas na po ang application nito provided na i-cover din natin yung mga other requirements pa like proof of funds. Ipapakita ko rin guys ang aming home tie sa aming application as student. So sa una meron tayong other assets value. So meron conversion ng peso and Canadian dollar. So dito po mag-enumerate lang kayo ng inyong mga properties and ang kanyang market value. And then, sa pinakababa, meron kaming Philippine home ties. Ginawa lang namin ang bulleted list para ma-enumerate ang mga home ties and may mga supporting documents po lahat yan. And kami rin po, inuna namin ang relationship as home ties. Like, yung number 1, my senior citizen mother. Tapos yung 3, elder sisters and their families. And then yung properties na, which are family car, house and lot promise to inherit. And lastly, yung kanyang future employment prospect. By the way guys, kung hindi pa po ninyo napapanood ang aming proof of funds video, please watch the video and you might learn something na pwede po ninyong i-apply sa inyong application. So that's it for today's vlog. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video for today, please give us a thumbs up. At talaga pong malaking tulong ito sa aming videos. And please share our channel para sa mga nagbabalak po na mag-Canada na rin. So ayun po, thank you for watching again. I'll see you on my next video. Goodbye for now.